Hi everyone! This is Carla from Shopping Apps Tips PH at welcome sa aking YouTube channel. Our topic for today is how to set up your Shopee seller profile. If you are interested, keep on watching! So before, nakakreate na po tayo ng ating Shopee seller account. Ngayon ay ituturo ko naman po sa inyo kung paano mag-set up ng ating Shopee seller profile. So, let's begin! Pumunta lamang po tayo sa ating Shopee app. And then, i-click po natin ang Me icon. And dito sa taas, i-click po natin ang Account Settings. Ayan, sa My Account, i-click po natin ang Account and Security. And then, i-click po natin itong My Profile. So, yan. Kung nakikita nyo po sa ating profile, ay wala pa pong cover photo and logo. So, ngayon, gagawa po tayo ng ating logo. So, pumunta naman po tayo sa ating Canva. Ayan. And then, hanapin po natin ang logos. Ayan, ito yung mga logo na available. I-click lang po natin itong see all para makita po natin ang mga choices. Ayan, scroll down lang po natin hanggang sa makapili tayo ng logo na gagamitin natin sa ating Shopee seller profile. So, kailangan ay akma ang inyong gagamiting logo. For example, ang inyong binibenta sa Shopee ay beauty products. So, kailangan akma ang inyong logo sa inyong binibenta. Okay? So, hanap lang tayo. Free po itong logo na to. Wala po tayong babayaran dito. So, ito yung aking napili, ito. And then, i-click lang po natin itong customize this template. Ayan, itong Maris Sari Sari Store, palitan lang natin yan. I-delete natin. Ayan, palitan natin ng gusto nating pangalan. Ayan, mag-create tayo. For example ay Tikaw Hub. Ayan. Tikaw Hub. Ay piliin natin yung mas malaking text. Online shop. Ayan. So, yan. Ito lamang po ay for example lang. Ayan. And then, i-download na po natin. So, yun, na-download na po natin ang ating logo. Okay, balik na po tayo sa ating profile. I-click na po natin itong edit. Ayan, and then camera or photos. So, i-click po natin itong photos. Ayan. So, yun, ito. Ito yung logo natin, Tikaw Hub Online Shop. So, i-click na po natin itong save. So, yon may mga available na filter. Ayan. So, original lang po yung gagamitin natin. And then, isave na po natin. Ayan. So, yon okay na. So, sa cover photo, ay pwede naman pong isave na lang po natin ang cover photo sa logo. So, yon.
Ayan, save natin. And then, save ulit. So, yon, okay na. And then, sa name ay mag-set up tayo. Ayan. Ilagay po natin ang Tikaw Hub online shop. Yan. And then, isave na po natin. Sa bio naman, ay ilagay po natin dyan yung description ng ating shop. So, for example, ay ito. Welcome to my shop. Ayan. Tapos, dagdagan nyo na lang po kung ano yung gusto nyong ilagay. For example, ay kailangan related po sa inyong products yung inyong bio. So, yun. Sa gender, ilagay po natin kung anong gender natin. Ayan. And then, sa birthday naman, ilagay lang po natin ang ating tamang birthday. Ayaw ma-select yung birthday ko. April lang talaga. So, yan. Okay na siguro yan. I-edit ko na lang siya later. So, yan. I-click na po natin tong done. Sa phone number, okay na yan. And then, sa email, okay na rin po yan. So, yan. All set na. So, wala na tayong nakaligtang information. So, i-click na po natin itong save. Ayan. So, yon, that's it. Nakapag-create na po tayo ng ating Shopee seller profile. Yon. Ayan, kung nakikita nyo, meron na po tayong cover photo and logo. So, that's it. I hope